wala tayo ng fried rice. So ayan. Hindi maarte yung pag-plate na. So idadump lang natin siya. Lalagay lang natin siya dyan. Bibigyan natin siya na. Ibaba natin. Okay. So, lapit lang natin ng konti. Para mag-focus tayo sa... So, dito guys, kung makikita ninyo, ayan. So, meron na tayo ditong melted butter. So, 1 tablespoon ng melted butter at saka 4 tablespoons ng cooking oil or vegetable oil. So, pinapainit lang natin siya ng bahagya sa ating rice cooker and then, idadagdag na natin yung ating garlic. Okay? So, nauna na naman ulit yung ating garlic dito kasi gusto natin na habang malamig pa yung oil, ilalagay na natin yung garlic para ma-release niya yung kanyang aroma. So, eto guys, hintayin lang natin siya mag-sizzle or medyo parang kumukulo-kulo ng bahagya. Bago natin idadagdag yung rest of the ingredients. So, dito. So, eto guys, ano to? Ang nilagay ko is 2 cloves of garlic lang. And then, meron tayong half. Ayan guys, half lang ng red onions, minced. And then, meron tayong 1 teaspoon ng salt. Ito, 1 teaspoon salt, half a teaspoon of ground black pepper, and then all-purpose seasoning. So, bahala na kayo kung anong gusto ninyong gamitin na brand. And then, meron tayong 1 cup. Ayan, 1 cup ng crab meat. So, ito, leftover to guys, na crab meat. And then, meron tayong, ayan, 8 beaten eggs. Okay? 8 beaten eggs. And then, meron tayo ditong 8 cups din ng rice. So, kapag gagawa kayo ng fried rice, guys, ang ratio ng egg into rice is 1 egg at saka 1 rice. Ayan. So, eto, nagsisizzle na yung ating garlic. So, at this time, pwede na natin idagdag yung ating onions. Ayan. So, kapag ganito yung style yung ginamit natin, guys, yung ginawa natin, guys, hindi masusunog yung ating garlic. Ayan. So, sa crab meat fried rice, kailangan yung garlic natin hindi sunog or else magiging mapait siya or overpowering siya at hindi na natin malalasahan yung ating crab meat. So, dito, kailangan mangibabaw yung lasa ng ating crab meat. And then, while waiting for, or habang hintay natin yung onions natin na maluto, ayan, so, pwede na, lalagay natin yung half ng ating beaten eggs. So, half lang, guys. Kasi, gusto natin na meron tayong makita na parang strands ng egg. Ayan. Tapos, yung other half, ilalagay natin sa later on.
ayan guys. So nag-set na yung ating X. Pwede na nating ilagay yung ating Crabmeat. So yung kanyang sa atin transducer na rin. Ayan. So hintayin lang natin siyang ma-simmer kahit mga 2 minutes. Luto na itong Crabmeat guys. So kailangan lang natin siyang hintayin na medyo maluto pa na bahagya. Or medyo matuk siya or mag-dry. So halo-halo lang guys. Para hindi masunod yung dalim ng ating pot or ng ating rice cooker. And then guys, ito version ko ng Crabmeat fried rice ay kailangan nito, syempre, napansin nyo, ang nilagay lang natin dito si yellow, kasi may konting orange, so parang pale yung color niya. So, syempre, importante pa sa kinakain natin sa visual din kasi pag kumakain tayo, nilabas yung panlasa. So, gagamitan din natin siya ng color contrast. So, ano yung mapapabuhay sa dish na to? Syempre, kailangan natin ng greens. So, ang nilalagay ko dito, so, depende na sa inyo, optional to guys, yung iba naglalagay ng onion leeks or spring onions, ako ang nilalagay ko is green peas. So, ang ginagamit kong green peas guys is ito. Yan. Kung kilala niyo itong feature lang ito, Muncher Green Peas. Ayan guys. So bakit ito ginagamit ko? Kasi mas maganda yung mas matingkad yung pagka-color green nito compared doon sa compared doon sa inkan na green peas. Okay? So ang ilalagay natin is 8 packs lang. So 8 piso lang ito guys. So mas mura din siya kung balong piraso yung gagamitin niyo. So mas makakamura kayo compared sa bibili kayo ng inkan. Kung isipin niyo lang na matigas yung green peas, lalambot din siya kapag na-estiman na siya. So babalik yung kanyang, tapos medyo may crunch siya. Hindi kagaya nung inkan na green peas na malambot na siya or malapsa. So this will also add a bite or a crunch or a texture for your dish. So yun na yung lagay natin. There. 2, 4, dalawa pa guys. Okay. So set aside lang natin yung ating managamit. Guys, so haluin lang natin siya. So at this point, yan. So luto na rin yung ating crab meat. So okay na siya. Pwede na natin idagdag yung ating seasoning. Okay? So ilalagay na natin siya. Yung salt, all purpose seasoning, at yung ating ground black pepper. So konting halo lang guys, kaya ako nilalagay ng mas maaga or nilalagay ko sa una yung salt and pepper at yung seasoning para mahalo na siya dun sa oil at ma-dilute siya. At the same time, ma-dilute din siya ng moisture na nanggaling sa ating crab meat. And then pwede na nating ilagay yung ating 8 cups of rice. So madali lang siya guys. So napakasarap dito mga baby kongko, lalo na kung marami kayong leftover or tira na kanin na rice. So maganda to. Magugustuhan ng matanda, magugustuhan din ng mga bata. Alright. And then, haluin lang natin siya hanggang uminit yung ating rice. Ayan, so kung napapansin ninyo, may color na siya. So buhay na siyang tingnan. So yung fried rice din natin, kung napansin sa mga restaurants, yellowish yung fried rice. Bakit ganun? Kasi hindi yun dahil sa color, or food color, or atwete. Dahil yun sa egg. Kaya natin, ilalagay yung half ng ating egg sa last part para makook niya yung rice. At magkaroon siya ng yellowish na color. Tapos kung may mga kayo makikita na buo-buo, dudurugin niyo lang siya guys. Kasi dapat yung fried rice is magkakahiwalay siya guys. Hindi siya yung digit-digit. Ayan. So well mixed na siya guys. Hintayin lang natin siya na manuko. So, tingnan natin kung medyo mainit na yung rice. Okay, so konti pa. Hintay lang tayo ng mga 2 minutes pa. So, balikan ko kayo in 2 minutes kapag mainit na yung ating rice. So, wait lang guys. I'll get back to you guys in a while. A few moments later. Hi guys, so while we are waiting, so habangin natin yung ating rice or yung ating fried rice na mag-steam or umusok. Update ko na rin pala kayo guys dito sa gardening vlog ko. So ito yung nakita nyo sa karang vlog. So ito yung ating vertical garden. Day 7 na ito guys. So ganito na kalalaki yung ating tawag ito. Pechay. So ito, mga pechay yan guys. Ayan. Ayan. Pechay. And then, nandito sa taas, yung ating lettuce. Ayan guys. Lettuce. Tapos, nandito yung ating sa baba. Ayan, yung kamatis. Ayan. So, malalaki na sila guys, day 7. Usually, ganito kalalaki or day 7, nagka-transplant na yung traditional farming. Tapos, dito naman sa baba guys, pakita ko rin sa inyo, nandito yung ating kalabasa. Ayan.
So dito guys, sa palabasan natin. Ano ba to? Pero makita niyo lang medyo close up. Ito. So, itong isang plant at day 7. Meron na siyang so 1, 2, tapos lumabas na yung pangatlo niyang dahon, guys. So ito yung pangatlo niyang dahon, no. Ayan, ito yung ating squash. Ayan, day 7. Tapos meron na ring maliit doon, yung pang pang-apat na dahon. So bakit mabilis siyang lumaki, guys? Kasi dahil doon sa sinasabi ko na organic farming tayo, guys. So hindi nagamit natin ng fertilizer, nakatulong siya sa mabilis na paglaki ng ating halaman. Tapos gusto ko rin palang i-share sa inyo, guys, itong aking ano, yung next recipe natin sa ating next vlog. So, ito. Nagluluto tayo ng lahing, guys. So ito, ito yung stem. So binalatan na siya, tapos hinati-hati ko siya, guys, ayan, yung 2 inches. So 2 inches to, tapos pinaka-dry ko lang siya ng konti bago natin siya lutuin bukas. Ayan. So ikat lang siya, habang nililinis siya, babalatan niya siya para matanggal yung matigas na part ng gabi. And then, ipat yung 2 inches length. Yung dahon, guys, tinanggal ko na siya, hindi ko siya sinama sa pagbilad. So, niroll lang yun, tapos i-shred natin siya ng siguro mga half inch thick naman yung pag-slice natin para pagluluto natin siya, hindi naman siya matubo. So, hindi ko na siya isasama dito sa pagpapatuloy or sa pagbilad. So, nirap ko lang siya ng brown paper at pinasok ko sa refrigerator. So, set aside lang muna natin. So, tingnan natin, guys, yung adding. So, kinover ko siya kanina, guys, para mas mabilis uminit. So, at this point, mainit na to, guys. So, wait. Saan yung aking sandok? Wait lang. So, ito. Mainit na itong rice natin. Ayan. So, enough na itong heat na to para maluto natin yung or makukunta natin yung egg. Okay? So, idresa lang natin siya ng pakunti-kunti. Ganyan. So, kunti lang muna. And then, we will mix. Pag ganito yung ginamit natin na style, we will ensure and make sure that lahat ng rice ay makukoat natin ng egg. So ayan, nag-change siya ng color, guys, nag-yellow siya. So ayan, para makuha naman natin muna sa bottom part. Ayan, nabango! Amoy na kami na yung crab. Okay, so lagyan na natin pa yung rest ng ating egg. Ayan, so lahatin na natin, guys, i-gusto na lahat ng egg. Ayan. So, simutin lang natin yung egg. Make sure, simot na simot. Walang sayang. Ayan, mga bibibong-bong. Lock na tumali ko. Konting halo na lang. Cover natin siya and wait 40 minutes. Ayan. So, kasi nga, guys, from white, yellow na siya. So, ayan. Nakikita ko naman sa ating screen na yellow na siya. O, diba? Maganda yung ating green peas na mature. Pwede siyang i-garnish pa ng imitation crab nung ginagamit sa sushi, pwede rin. Kahit anong crabs, pwede nyo gamitin. Meron din nabibili sa grocery na frozen crabs, yan. Pwede nyo rin yun gamitin. So, eto, cover lang natin siya. And let's wait for 2 more minutes. Yeah, sa 2 minutes na lang. And then, we're almost done. Ay, we're done. Ayan. A few moments later. Yeah, welcome back. So, check natin yung ating fried rice. Ayan. So, eto, luto na yung ating fried rice, guys. So, magpi-plate na tayo. So, kukuha lang tayo ng bowl. And guys, Chinese yung bowl natin. Kukuha lang tayo. Ayan. Tapos, kukuha lang tayo ng konti pang green peas. Lagyan natin sa ibabaw. There! So, ito guys. Luto na ang ating Crabmeat fried rice. So, tikman natin ang ating Crabmeat fried rice. Thank you.
Bye, bye guys. Sarap. So ayan. So sabi ko nga sa inyo kanina, yung green peas. Malambot na siya guys. Pero meron pa rin siyang konting crunch. So tama-tama lang texture niya. Sarap. Kain tayo. So guys, kailangan pag-ibig ko. Sarap. Thank you for watching this vlog, and please hit the like button or the thumbs up button if you like this video. Subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit the notification bell beside the subscribe channel for you to get updates every time I upload my new video or my new vlog. See you again guys, so sa next vlog papakita ko sa inyo kung ano yung kung paano na malutuin yung ating laing. So again, see you guys, bye.